Magandang hapon, Metro Manila! Grabe! Nang igos pa lang tayo. Ano BMA? BMA yun. BMA ni. Pero di kaya binoto pa. Ako kaya, di ko siya. Ako kaya, di kaya ako nabibilib sa mga ano. Reddit for Lenny. Magandang hapon po sa inyo. Papa! Kung si ano? Si NCR daughter niya. Si ito, Elliot. Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga kababayan natin na nandito ngayon, hapon. Talagang na-appreciate po natin yung sakripisyo po ninyo at nagpapasalamat po kami. Ngayong hapon po ay meron po tayong mga issues na kailangan i-address. Unang-una po, yung tungkol po sa kinakalat na balita na fake news ng mga kalaban natin tungkol daw sa pagsasami puwersa sa NPA. Totoo ba yan? Hindi. Hindi po totoo yan. No? Kailangan kung may magsasabi po sa inyo yan, sasabihin nyo fake news po yan. Nagsabi na ang ating presidente, sinabi niya na hindi siya makikipagsanib puwersa sa mga grupong armado ang pagtulak ng kanilang interes. Pero siya po ay magsusulong ng peace talks para tuluyan ng matapos itong insurgency problem. Ayan. Tapos, ia-aboli siyempre yung NTF-ELTA. Ayan, di ba? So, maliwanag ang kanyang focus, pero kailangan natin liwanagin yung issue na yan. Pangalawang issue po, yung tungkol po dun sa mga professionals dito po sa atin, yung tungkol sa CPD law. No? Ang itutulak po natin ay yung amnesty doon sa mga may utang ng CPD units. Yan. Tapos, hindi na ito magiging requirement sa renewal ng licenses. Pangatlo, yung OFWs hindi na po kasama dito. Yan. Then, finally, yun pong mga government hospitals, public schools, magiging CPD provider sila para sila mismo ang magbibigay ng mga courses sa kanilang mga teachers at mga nurses ng libre. No? So lahat po yan ang itutulak po natin. Amnesty, dun sa may mga utang ng CPD units, hindi na gagawin requirement for renewal, hindi na kasama ang OFW, at yung mga units ay bababaan para yung requirement lang ng ASEAN, yun lang po ang kailangan. Then ang pangatlong issue po na nais ko pong italakay sa inyo ay kung nasaan na tayo sa survey. Di ba? Sa Visayas po, tabla na ang laban. Sa Southern Luzon, panalo na tayo. Sa Mindanao, naghahabol pa rin po tayo. Yan. Kaya kung may mga kamag-anak po kayo sa Mindanao, kumbinsihin nyo na po kasi kailangan natin humabol doon. Doon po sa Central Luzon, tablabaw tayo. Okay? Pero ang ating kailangan po gawin dito, ipanalo natin ang NCR. Kaya po ba natin ipanalo si Lenny sa NCR? Doon po sa nasa likod, kailangan po natin marinig. Kaya ba natin ipanalo? Si Lenny Robredo. Okay, isa pang nakita po natin sa survey na sa bawat 10 boboto kay Lenny, 5 lang ang boboto kay Kiko. Tama ba yun? Hindi.
So ibig sabihin, dito sa mga kasama natin dito, kalahati rito, hindi boboto kay Kiko. Ha? Kailangan package yan. Pagka si Lenny ang presidente mo, ang vice-presidente mo, si Kiko rin. Di ba? Yun. Lenny, Kiko. Kiko, Lenny, Kiko. Yan. Ganyan po dapat, ha? Ngayon, kami pong mga senatorial candidates. Oh, medic pala. No? Medic, dito po. Okay. Tubig na lang. Awanti, ganong. Okay. Okay na, ma'am? Sige. So, ganito po. Ito po yung huling request ko po sa inyo. No? Kapag binoto nyo na si Lenny Robredo, nyo na si Kiko Pangilinan, kailangan sana po yung tropang angat ay kasama rin. Pwede po ba yun? Of course! Okay. At ito ang aking huling request sa inyo ngayong hapon. Ay kantahan natin ang happy birthday si Lenny Robredo. Pwede po ba? Okay, can you sing with me? Yes! Yes. Happy birthday, Lenny! Happy birthday, Lenny! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Lenny! Mabuhay! Kayo lahat! Maraming maraming salamat, Sunny Trinidad!